Nung una kasi, siya yung parati kong kasama. Aside from Tito Pillage. Picture namin itong dalo. Hindi ko alam kung nakikita niya. Pero picture niya na ayan. Tapos may sulat sa likod. Saan ba? Dito din, sa Lupon. Pinost ko yung picture na yun eh. Yung unang picture din namin dalawa is yung picture na kasama nila ako sa unang picture nila ni Kuya Nick at saka ni Boss Alo. Kasi sabi ko nung time na yon, sabi ko hindi ka ako sasama sa picture kasi mga boss yan. Sabi niya, hindi, sama ka dito. Tapos siya yung nagsama, kaya yung picture na yon, yan. Decision. Yun yung pinaka-memorable din naman sa akin. Kasi yun din yung first day, first picture namin. Tapos, ang ganda agad ng touring niya. Diba? Sabi ko, hindi, mga boss kayo, kayo lang yan. Sabi ko, hindi ka dito. Ano yung pinaka-na-film mo na? Nung una, kasi talaga, naiya ako. Kasi, syempre, hindi niya ako kilala. Tapos, parang kinakausap-kausap niya rin ako. Parang, ang tagal ka na niyang kilala kung ano ka niya, kung chikahin. Kaya nung time na yun, parang sobra akong, ano ba tamang term? Tamang term ba do'y overwhelm? Overwhelm, di ba? Sad yun. Sad yun sa overwhelm, di ba? Tinan mo, hindi mo alam. Basta nag-uumapaw yung emotions ko na nahihiya ako kasi kasama ako doon sa picture. And at the same time, natutuwa ako na first day niya, magka-cast, tapos yun din. Kasama pa din ako sa first picture. Lahat first nung araw na yun. Kaya super happy ko din. Nung pagdating ko dito, tinawag ako ni Mao na mag-photoshoot. Doon kami sa studio ng Kumua Taiwan. And then, that time, nagpe-prepare ako for the photoshoot. And then, biglang pumasok si Kuya D sa area na yun. Sabi niya, uy, KJ, hello! Sabi niya sa akin. Ang maganda kay Kuya D kasi parang sobrang ano niya na tao. Parang hindi siya yung mataas. Para ka-level mo lang siya kung itrato ka niya. Kasi syempre kung sasabihin mong Kuya D, international na yung level ng casting niya. Kasi nga, he been gone to TIs. And surprisingly, siya yung unang nag-a-approach. At siya yung unang kakausap sa'yo. Sabi niya, uy KJ, kamusta? Tagasan ka? Ganyan, di ba? Blah, ang dami niyang question sa akin. So, sobrang hindi ako makapaniwala na yung isang Kuya D kakausapin yung hindi namang kilalang tao ng ganun-ganun na lang. So, sobrang friendly niya, sobrang talkative. Si Kuya D yung tipong taong hindi mauubusan ng kwento kahit ilang oras kayong mag-usap. So, sobrang nakakatuwa lang ma-remember yung mga times na una kaming nagkita. Una kaming nagkita sa PUBG event. I think that was around 2018 dahil siya yung kinuhang caster noon doon sa dati kong pinapasukan na studio. And nag-cover kasi siya din ng isang female tournament dun sa Malaysia, tapos gusto namin din na ma-hype. And nagulat kasi kami, kasama siya dun sa lobby, kilala niya yung mga staff dun, so nakapasok siya sa lobby and nakas niya yung game. And then from there, ayun, nakapagkita kami sa personal, ayun, nagkakilala kami dun. And then, the rest is, history. Best. Yarn. Dahil kasi yung word nga na best, di lang naman siya nakadikit sa isang diba? Parang sa isang description. Yung pagiging best kasi ni Kuya, di best in casting, best in best friend, ganun. Best sa lahat kasi talaga ng bagay si Kuya D. And ang kinakatuwa ko kasi talaga sa kanya is sa lahat ng aspeto, promise, sobrang galing niya. Siguro hindi ko na lang din naabutan yung time na parang ganito siya tulad ko na nagsisimula, may mga failures pa, bumabagsak pa. So siguro ito na yung naabutan ko din, yung puro pataas na. Kaya nakikita ko lagi kay Kuya D yung aura niya best, lahat sa kanya, ang dami niyang achievements. Siya talaga yung pinaka parang iniidolo ko na tao. Kaya para sa akin siya yung, ang description ko talaga sa kanya is best na syempre gusto ko one day, hindi ko naman mapapantayan, but syempre one day maging ganun din yung kumbaga ako, maging best din ako sa mga ganung bagay. Nung
una kasi, siya yung parati kong kasama, aside from Tito Pillage, na kumain. So, si Kuya D yung parating nang lilibre sa akin kapag lumalabas kami. Kasi siya yung parating nang aaya sa akin kumain sa labas eh. So, sabi niya, uy, KJ, kain tayo sa labas. Sabi ko, sige, basta libre mo. So, syempre, maraming pera si Kuya D. So, lilibre niya ako sa labas. So, pinaka-memorable is yung kumain kaming dalawa sa chicken wings dun sa may, basta malayo. So, marami siyang kwento sa akin and etc. about sa buhay niya, kung paano siya nagsimula sa casting and etc. Kung sino-sino yung mga na-meet niya about sa esports. And para sa akin, sobrang nakakatuwa na pinagkakatiwalaan niya ako sa mga bagay na meron din siyang sinasabing mga sikreto niya sa akin na sabi ko, lo, grabe naman si Kuya D. Sobrang nagtitiwala siya sa akin kahit na sobrang bago pa lang kami nagkakilala. So, yun, yung mga times na yun, sobrang memorable sa akin. Kaya nga, parati niya akong pinagtitipan dati. Kasi nga, parati kami magkasama, kumain. Best memory ko siguro kay Kuya D is yung mga first 2 weeks niya nung lumipat siya ng Lupon. Kasi, syempre, pag, alam mo yun eh, pag Kuya D, ang parang ang circle nila is yung sila boss lang, diba? Diba? Sila yung mga magkakilala. Lalo na't naglalaro rin kasi sila before nung Ragna. So, sila Kuya Nick, and yun lang yung mga ano niya. And then, I think kasama namin nun si Dan, na gano'n kami, tuhog-tuhog kami. Yun yung una, tapos medyo mga nakwentuhan yun. Tingnan nga, kamusta niya ako nun dun sa first time kami nagkita. Tapos yun nga, paano ako nakapasok ng Lupon. Gabi-gabi yun, yung food expedition namin nung nasa Manila kami. Na laging, tara, sama ka, kain tayo, ganyan. So, ayun lang yun sa akin. And sa sobrang dami, yun yung isa sa mga naalala ko, yung first 2 weeks na yun. Kinatanong niya rin ako na kung may naipon na ba ako sa, simula nung pumasok. Nung wala pa ako sa Lupon, kung may naipon ako. Tapos nung pagpasok ko ng Lupon, ayan, at saka kung tinatanong niya ako nun kung ano yung trabaho ko before. Kasi kung tutusin, magkalapit lang kami ng edad ni Kuya D. So, yung mga pinag-uusapan namin, yung mga terminologies namin, yung mga kalye terms na hindi nagigets ng iba, diba? Ako naiintindihan ko. And kapag bumato rin ako ng ganun, at the same time, naiintindihan niya. Kuya D, kung asan ka man ngayon, sana masaya ka at salamat sa lahat ng tinuro mo sa amin, na iambag mo dito, at saka sobrang thankful kaming lahat na nakilala ka namin, at sana'y maging okay ka dyan kung nasan ka man, at para sa iyo tong TI na to. Maraming salamat. Kuya D, kung nasan ka man ngayon, unang-una sa lahat, maraming salamat, diba, sa mga payo, lahat ng tulong in terms of casting. Lahat ng natutunan ko sa'yo, as much as possible talaga, ina-apply ko sa trabaho ko. And not just sa trabaho, pati yung mga kwentuhan natin nung before, na in real life, na-apply ko din. My last message kay Kuya D, literal na ano lang talaga, thank you and I love you, Kuya D. Naiyak ako, oh my gosh, ayoko umiyak. Ala, nakakainis ka, Mau. Ayoko nga umiyak eh. Siyempre, paalam nyo naman yung ano eh, alam nyo naman pagka nawalan kayo ng taong malapit sa buhay. Hindi naman siya everyday na nagpapas, ibig sabihin, is nagiging okay kay. Parang nangyayari lang kasi, sa everyday na dumaraan, parang nasasanay lang ako. Pero hindi ko pa totally natatanggap na wala na rin siya dito. Pero gusto ko lang din talagang magpasalamat kay Kuya D. And gusto ko lang din i-express yung ano ko sa kanya, yung love and then yung tiwala ko sa kanya. Kasi tuwing magkasama kami dati, nakikita niyo naman lagi sa camera, nag-aasaran lang kami. Parang hindi niyo kami nakikita na sweet, ganyan. Pero pagka off-cam naman din, tsaka niya ako ina-advisean. Pero sobrang, ayun nga, thankful ako sa kanya kasi hindi niya lang ako tinuruan sa casting. Kahit na hindi kami sobrang tagal na, halimbawa taon, sobrang tagal na taon na nagkakilala. Sa taon na yon na
kakilala kami, sobrang dami niyang tinuro sa akin. So gusto ko lang talaga sa kanyang magpasalamat sa lahat ng bagay na yan. Kasi pati nanay ko, nakita niya kung gaano ko ka-attached and gaano ko ka-thankful kay Kuya D. And sinasabi ko naman din kay Kuya D na love ko siya. So kung magpasalamat, kasi sobrang natutuwa ako na yung pagka-cast ko sa ngayon, hindi man kami parang ganon, magka-level ni Kuya D, which alam ko hindi naman din mangyayari. Pero at least sa ginagawa ko, may mga nagko-comment na nare-remind daw sila kay Kuya D na para sa akin, sobrang gandang compliment noon na parang nakikita niyo si Kuya D sa akin. And niisip ko, ay hindi mawawala sa talaga sa utak nila si Kuya D kapag pinagpatuloy ko itong ginagawa ko. Kasi alam ko, hindi naman talaga mawala. Pero sa ngayon, Kuya D, kahit na isang taon mo akong i-duel, kahit na may trabaho ko, kung makakabalik ka lang, kung maduduel mo ulit kaming lahat dito, kung maduduel mo ulit ako, bumalik ka na. Yan. Nakainis to si Mau, nanginginig tuloy ako. Ano ba namang content yan? Yung pintas ko, saan ba yun? Ang nakalagay sa likod dito yung huling sinabi. Ay, yun man huli. Pinaka di ko makakalimutan na sinabi sa akin ni Kuya D. Sabi dito, oh, maniwala ka sa sarili mo na kaya mo. Kasi ako lagi akong naniniwala sa iyo. By Aldrin Paolo Pangan. Picture namin itong dalo. Hindi ko alam kung nakikita niya. Pero picture niya na ayan. Tapos may sulat sa likod nung message sa akin. Para lagi ko matatandaan na maniniwala ako sa sarili ko. Para hindi ako mawawala ng confidence. Kaya lagi kaya pinagawa ko din to para lagi ko din siya kasama. Alam mo naman na more than being the face of the casting dito sa Pilipinas at saka our ace sa Lupon for our casting. Ayan! Baka maiyak ako, para yun na lang kasi nami-miss ko rin naman siya eh. Yun na lang siguro may sabi ko kay Kuya D.